Ayan, magandang gabi po dito sa aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana manawarin na sa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan po, habang busy po ako sa pagpiprepare ng mga sulat na ipapadala ko dito sa mga magnanakaw sa gobyernong ito, ay pangsamantala pong panoorin nyo muna ito. Prinipir ko ito dahil ito po ay talaga namang nakakapanindig balahibo na kung saan po ay ayon dito kay Congressman Tibes ay sangkot si BBM dito sa Shibuyas. At ang tinutukoy po niya, mayroon po siyang tinutukoy na tao at dyan po ay malalaman po ninyo sa videong ito at mapapanood po ninyo maya-maya lamang po. Bago po tayo pumunta dyan sa main topic natin, ay gusto ko lamang pong hilingin ulit sa ating Panginoong Hesus na sana manawari yung mga swerteng ibinibigay niya sa akin ay sa mga subscriber ko na lang po niya ibigay ng diretso yung mga swerteng para sa akin. So kaya hindi ko na po kailangan itong mga swerteng ito dahil madalas niyo pong naririnig sa akin yan na kung mayroon mang swerte pang ibibigay sa akin ng Panginoon ay sa inyo na po edirekta. Ito na po, panoorin nyo na po ito at sabay-sabay natin i-analyze itong mga sinasabi nito. Pero para po sa akin, bahala po kayo kung maniwala kayo dito sa sinasabi ni Tibes na ito. Pero totoo man o hindi, talaga naman nakakapangirabat ito kung sakasakaling totoo man ito. So ito na po at pakinggan nyo na po at panoorin. Panibagong pasabog ni Congressman Tibes laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sumabog na sa galit si Congressman Tibes laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa patuloy na pananahimik at pagiging bingi sa mga usaping aligasyon sa mga taong naninilbihan sa gobyerno tulad kay Congressman Tibes at General Bantag. Binugbog ng mga paninirang puri sa kanilang mga aligasyon na hanggang ngayon ay nahirapan mapapatunayan ito. Kaya halos sumabog na ito sa galit si Congressman Tibes at isiniwala ang taong may kaugnayan kay Pangulong Bongbong Marcos na nagngangalang si Bibot or Jose Nolan na sangkot sa tinatawag na Shibuyas. Ano ba ang ibig sabihin ng katagang Shibuyas na nag-uugnay sa dalawang tao na si Pangulong Bongbong Marcos at Bobet Nolan or nagngangalang Jose Nolan? Ngayong umaga, may natanggap na naman akong nakita akong sulat na accusing me, some pilots, some aircraft of illegal drug activities. Alam niyong lahat, di ba? Inamin ko na yan na dati akong addict pero tumigil na ako. Totoo ang mga ipinahayag ni Congressman Tibes na tumigil na siya at talagang ipinahayag niya ito sa social media. I've been clean for the last 23 years. Kita nyo naman sa itsura, di ba? Ngayon, gusto nyo pag-usapan yung ganyan? Sige, pag-usapan natin. Pero ngayon, ito yung hamon ko. Paimbestigahan nyo yan lahat. Kung meron ebidensya, kasuhan nyo ako. Ngayon, ito, Mr. President, ang tagal ko nang tinatanong sa mga tao mo, sila Boying Rimulya, paano nagkasya yung 30 na tao sa 9-seater na Erkano? Hindi niya ako sinagot. Pakisagot niya. Because command responsibility demands that your people should answer. If they do not answer, dapat sagutin mo to dahil tao mo to sila. They are your alter egos in government. Again, Mr. President, please ask Boying Rimulya paano nagkasya siya yung 13 na tao sa 9-seater na Dassault Falcon 50EX na aeroplano. Kung hindi niyo yung nasagot, di sinungaling siya. Pero until now, hindi pa rin nasagot ni SOJ Rimulya ang mga katanungan ito ni Congressman Tibes hanggang sa dumating na lang ang punto na siya ay mag-only for 10 days.
Isa pa, meron akong tanong sa'yo, Mr. President. Magkakilala ba kayo ni Mr. Bebot Nolan? Because I'm sure magkakilala kayo. Panibago na namang pasabog itong si Bobit Nolan. Kilala nyo ba kung sino itong taong ito? Also known as Jose Nolan. Ngayon, anong relasyon nyo? Anong transaksyon nyo? Diba? Anong ginagawa nyo? Napakatindi ng revelasyon ni Congressman Tevez laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahan-dahan ang ipinalabas ang itinatagong amoy ng Marcos administration dahil sa pag-aatake laban kay Tevez at sa pagwawalang bahala sa mga isinisigaw ni Congressman Tevez laban sa kanya sa palagiang pagpapahayag ni SOJ Remulla na walang katotohanang maipapakita kundi ang pagsira, usiraan, yurakan ang pagkatao ni Congressman Tevez at DG Bantag ang pagpapamanipulang ginawa sa kasong kinakaharap ng dalawang nagsisilbi ng tapat sa gobyerno na ngayon ay sumabog na sa galit. Hindi ako nangahamon ng kahit ano, pero kung mag-aakusahan tayo ng kung ano-ano, sige, it's up to you. Because I might not know Bebot Nolan directly, but I know his brother Tito Rico Nolan. And I know the truth behind these things. I know what you guys do, okay? So, kung gusto niyo talaga na maglabasa ng katotohanan, sige. Oh, basta ako, wala na akong ginagawa sa inyo, tinitira niyo ako ng tita, okay. Oh, but again, kung meron kayong pang-aakusa, mag-imbestiga kayo. At sana rin, kung mag-imbestiga kayo ng isang tao, sama niyo na lahat. Pati yung mga iba dyan na nagsusupply ng, kami nagsiship na sibuyas. Meron kang bagong termino ngayon, Mr. President. Narinig mo na ba yung shabuyas? Ang mga pasabog ni Congressman Tevez ay maging nitsa sa panunungkulan ni Bongbong Marcos Jr. bilang Pangulo ng Bansa dahil sa pagiging konsentidor at sa patuloy na pananahimik sa labanang Remulla, Tevez at Bantag na hindi makatarungang pagtuligsa sa walang pagbabasihan at patuloy ng pagtanim ng mga bagay-bagay upang ito ay tuluyan ng idiin at masira ang pangalan at ang kinabukasan. Mga bossing, anyway, baka magtanim na naman kayo ha. Baka mag-raid na naman kayo, sabay magtanim na naman kayo ng droga. Diba? Sabi ko na, kung gusto nyong magtanim, doon kayo sa agriculture para nakatulong pa kayo sa taong bayan. Tatanim din ang kung ano-anong ebidensya. Mali yun, mali yun. At tandaan nyo, may Diyos na nakatingin. Again, if I may explain about Bebot Nolan, ito yung nalalaman ko. Sabihin nyo kung mali ako, Mr. President, ha? Tanungin nyo siya, merong isang party sa bahay niya. Diba? Sa isang party na yun, yung kotse dinrive ng isang may tama. Muntik na hulog sa swimming pool. Halos kalahati ng kotse umuuga-uga dun sa swimming pool. Gumaganon-ganon sa pool. It happened a few years back. And I'm sure of that because yung ibang nasa party na yun, kilala ko. Okay? Alam ko kung ano yung pinaggagawa sa party na yun. Gusto ko lang malaman ng taong bayan kung sino si Bebot Nolan at gusto ko sana matanong ng netizens kung anong relasyon nila ni Presidente at ni Madam Lisa Araneta Marcos. Because nung anniversary ni President at ni Lisa Marcos, yung pangatlong tao doon sa mesa, yun si Bebot Nolan. Okay? Let's wait and see dito sa mga pasabog ni Congressman Tevez kung ito ba ay sasagutin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ay, kita ba kayo guys? Eh, mananawagan rin sana ako, Sir Digong, Mayor, Sir PRRD. Alam ko ayaw na ayaw nyo yung droga. Patulong ako sa inyo, Sir. Tanungin nyo yung mga tauhan nyo dati kung sino at anong ginagawa nitong si Bebot Nolan at ano yung talagang relasyon nila ni Bongbong Marcos. I mean, yun lang. Para makatulong din ako sa Pilipinas. That's why I gave you this suggestion. Dahil pareho tayong ayaw yung droga. Ano kaya ang mararamdaman ni Mayura Janice Digamo tungkol dito sa mga pasabog ni Congressman Tevez laban kay Remulla at Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tinuturing niyang alas? Kaya pala ito ang dahilan kung bakit gustong ipaligpit itong si Congressman Tevez dahil marami siyang alam laban sa gobyerno. Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe,
Ayan po at grabe kung ito man po ay totoo. Pero sa aking pakiramdam lang, hindi magsasalita ng ganito si Tibis kung talagang wala siyang nalalaman niya sinasabi niyang tao na yan na sinulan-nulan na yan. At parang sa tansya ko rin, si BBM din yung kanyang pinapatamaan na siya yung nag-drive nung kotse nung mayroong party dyan sa bahay ng Nula na yan na sabog na sa Siabo at naihulog pa yung kotse dyan sa swimming pool. Anyway, sabi ko nga mga kababayan, lalo na po dito sa mga subscriber ko, pasinsya na po kung hindi nyo pa ako makikita ngayon dahil sobrang busy ko lang po dahil ito talagang inumpisahin ko na yung paggawa ng mga sulat at para mapadalhan ko na ng sobre itong mga kawatan sa mga gobyernong ito at ng matudas ng mga ito at para hindi man matudas ay magkasakit na itong mga ito. At mayroon na nga po dyan na nagkasakit na bukod na sa lumaki na yung kargada ay hindi na niya kinaya, ayun, nagpa-confine na at kung ano-anong mga lumalabas dyan na bypass daw na heart operation daw or bypass na yan, triple bypass, which is ang totoo niyan, yung halos sumabog na yung kargada niyan kaya hindi na niya matiis yung sakit kaya nagpa-opera na. Anyway, maraming salamat po at kita-kita po tayo sa susunod na episode. Lalo na po kung hindi na po ako busy at sisiguraduhin ko po yung mga sobring ipapadala ko rito. Sisiguraduhin kong masisira ang buhay nitong mga kawatan na ito. Dahil unang-una rito, sinira na rin lang nila ang buhay nitong aking mga kababayang mahihirap. Pwes, magsiraan na lang tayo. Sinira ninyo ang mga kababayan ko, sisirain ko rin kayo. Kaya wala na magiging kwenta yung buhay ninyo pagkatapos ito. Maraming salamat po at doon po sa hindi pa nakapag-subscribe, siyempre mag-subscribe na po kayo para mapasama po kayo doon sa soswertehin. Maraming salamat po.